para raw mapangalagaan ang mga ito. Kung sakali naman na mapatunayan na inosente ang ilan sa mga nahuli, dapat na makipag-ugnayan ng mga magulang ng mga ito sa kanila. Catherine Imson sa Pulsa News 5. Samantala, isang Honda hatchback ang sumalpok sa poste sa Center Island sa Quezon City kaninang madaling araw. Bagamat ligtas ang driver na sakyan, nagdulot naman ito ng bahagyang pagsisikip ng traffic. May report si Joel Goroste. Wasak ang likuran at tagiliran ng kotseng ito matapos masapul ang isang poste at bakod sa Center Island sa kahabaan ng Eastwood Libis, Quezon City kaninang pasado alas 2 na madaling araw. Sa sobrang bilis na sasakyan, nawala na ng control ang driver. Nakilala namin ang may-ari ng kotse na si Brian na ayaw magpa-interview ngunit ayon sa aming pag-uusap, may nadaanan daw siyang basang parte ng kalsada kaya ganun na lang at nawalan siya ng kontrol. Ngunit ayon sa mga nakakita sa nangyari, mayroon daw kakarera si Brian at makikitang nakainom ito. Ayon naman sa pulis na ayaw ding magpa-interview dahil sa ito ay nakasivilian lamang, self-accident daw ang nangyari. Ngunit kailangang managot ang driver na si Brian dahil sa mga nasira nitong ari-arian ng MMDA sa may Center Island sa Libis at nagmamaneho habang nakainom. Kaya payo pa rin ng otoridad, huwag makipagkarera sa kalsada at iwasan ang magmaneho kung nakainom para malayo sa disgrasya. Joel Gorospe, sa Pool, sa News 5. Ayaw magpa-interview ng biktima dahil ay nang nagmamaneho, dahil lasing siguro. O baka shy lang. O shy. Oh, yeah. Yung ayaw rin magpa-interview ng polis dahil hindi siya naka-uniforme, ha? Ay magandang balita yon eh, narito ang ayaw magpa-interview ng mga tao. Yun ang magandang balita. Talo, panalo tayo pagkatapos pa ng break. Pag-uusapan natin ang bagong legacy ad ni Pangulong Arroyo. Ako. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Ngayon pong araw ng Miyerkules, 9 ng Hunyo 2010, 5:57 a.m. And 21 days to go. Palakpakan. Nilisari na ni Pangulong Arroyo ang palasyo. Direk, yung mga palakpakan dyan. Yes, sir. Wala. Hindi pa naka-ready. Pero may last minute legacy ad pa ang palasyo para ipaalala raw sa atin ang mga nagawa ni Pangulong Arroyo. Narito ang report. Ang linggo na lang, bababa na sa pwesto si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya overtime din ang gobyerno sa pagpapaalala sa publiko sa mga nagawa raw nito sa 7 na taon sa Malacanang. Iba't ibang versyon ng achievement ad ni Pangulong Arroyo ang umi-airi ngayon sa telebisyon. Ang title nito, Sa Totoo Lang. Sa totoo lang daw kasi, marami naman talagang nagawa si Pangulong Arroyo. Pambida ni PGMA ang mga nagawa niya sa bansa. Mula sa ekonomiya hanggang infrastruktura na kung tutuusin daw ay higit pa sa nagawa ng tatlong presidente na sinundan niya. Pero ang tanong pa rin ang karamihan, kailan naman niya pagtutuunan ang katotohanan sa mga isyu na kanyang kinasangkutan? Joey Falcon sa Pool sa News 5. Yung ad ho na yun, ha? May ilang party ho doon na tama. Pero marami ding party doon na hindi ho tama. Actually, isa lang yung angay ko dyan eh. Oh. Marami siyang kulang kasi sa totoo lang, marami kang nagawa. Marami ka rin nagawa na wala doon sa ad. Oh. Siguro ayaw mo nang maalala na nagawa mo, pero nagawa mo yun. Parang alali, no? Paikot-ikot. Marami nagawa, nawala ka naman nagawa at nagawa mo na. Oh. Anyway, yung sinasabi ko, Sean at Lord, yung unang pambungad na video nila, yung Magallanes Interchange po, ako sino man ang nag-SS nung video na yon. Matagal na ho yun, panahon ko ni Marcos, yung Magallanes Interchange, yung matataas ang tulay, doon sinot yun eh. Mukhang hindi privado yung gumawa, mukhang PIA style yung mukha eh, mukhang no? Tinipid ba naman? Ang ganyan ba naman? Titipirin pa nila. Pero in fairness din ho, baka hindi nga ho na, in fairness dito kay Mrs. Arroyo, may ginawa nga ho sa mga tulay, mga kalsada, tama ho yun. Kung isipin mo nga naman,
9 years ho siya kasi sa pwesto. Sumobra siya nga doon sa 6 na taon lamang sa pagkapangulo. 9 years na ho siya eh. So dapat lamang ho talaga marami siyang maipapatay yung kalsada. Madam, hindi mo na kailangan ipamumukha ho sa amin yan dahil ikaw ang sumunod kay Marcos sa pinakamatagal na umupo after ng martial law. So tama lamang. Dapat nga, pati yung papunta sa CR namin, nilagyan mo ng kalsada. Hindi nga, para sa ganung haba, pare. Ha? Tama ho yun. Ngayon, yung airport ho, ma'am, oo, administrasyon yung nga ho yun. Ha? Yung mga sinasabi ninyong mga tulay na yan, eh, hindi naman ho, pero ng Malacanang ho yan. Ha? Pero ho, nating taong bayan namin ho yan. Kaya, eh, minsan ho, na susulasok ako. Ha? Pag nakikita ko yung proyekto, this project is under the administration of Gloria. Tama ho yun, pero baka pwede nyo naman isama ho kami. Ha? Project of the people of the Philippines. Yun. Salamat po sa amin. Yan, from the funds of the people of the Philippines. Tama ho yan. Yun, may matuwa man lang ho kami. Ha? Yung isa pang nakikita kong talo rin dito, no, is nagko-cultivate ito ng isang culture na kailangan ba natin pasalamatan or bigyan pa ng praise ng isang tao for doing their job. Trabaho niya yun eh. Tama. Diba? Kailangan ko pag-umuha ng commercial. Kagaya nung sa... Warlordism mentality yan eh. Sa ginawa ng MMDA, salamat Gloria Arroyo sa tulay na ito. Ano pa ba yun? Ganun nga trabaho niya. Wala na tayo. Eh tama lang, trabaho niyo ho, pag kayo na sa pwesto, itong tatandaan ninyo, mga uupo ngayon ha, hindi niyo na kailangan ha, na purihin ang sarili ninyo o yung mga boss ninyo. Eh trabaho niyo po yan, kaya kayo na look niya, gawin niyo po ang trabaho. Eh bakit ho kami? Ginagawa namin trabaho, di naman kami nalalagay sa ADA. Ha? O bakit yung FD namin, yung mga cameraman namin, nakikita nyo ang pagmumukha sa mga dyaryo? Eh, kundi kayo mga kalukoy. At ginagawa pa nila ng maayos yung trabaho nila. Oo. Tapos pero kayo, konti lang eh. Meron na nga kayong naibulsa dyan. Palagay-lagay pa kayong mga pangalan. Through the efforts of congressman, senador. Ayan. Ang naman natin ang ad, from an aesthetic point of view. Mapansin ninyo, no? The point of any TVC is to sell a product. Tama. One of the panalo aspects of that ad, tamang ginawa ng ad na yun, mas mahaba pa ho ang exposure ng eroplano at ng tren kesa sa litrato ni Pangulong Arroyo. Tama po yun. Tama yun. Kasi panalo yun. Mga 2 seconds lang ata lumabas sa bandang huli pa. Tapos yung sinabi, sa totoo lang, wala ng picture. So parang parang halos alapaap lang ang litrato ni Pangulong Arroyo. Kasi the point of any ad is to sell. No? Yes. Hindi ka makakabenta kapag kinabaan ni litrato, pag nilagyan mo ng litrato ngayon. Pero ang inaantay ko na lang, sana makapagpagawa naman yung darating administrasyon ng ad din yung mga nagugutom, yung mga krimen, ay mas maganda ho yun para yung katotohanan, yung wala ba dyan yung truth in advertising? Yan. Hindi yata dumaan sa pana yun eh. Kasi makita yung katotohanan, manood kayo ng sa poll, nakikita nyo yan sa mga report namin. Hindi, tumingin lang kayo sa paligid ninyo. Ito ba isang point ha? Itong mga tulay, mga infrastruktura, mga tren, mga roro, ay walang kinalaman, wala pong sa isa itong mga to kung hindi po nagbabago ang buhay ng mga tao, kung nagugutom pa rin mga tao. Yun, ang sinasabi ko, ha? Maski anong pang, masking gumawa ka pa ng highway to heaven, ha? Ala rin hong pagbabago sa buhay po ng sambayanan, yung ekonomiya natin ay ganun pa rin ho, ala rin hong mangyayari. Yung isa pang talo dito, no, na medyo misleading kasi yung mismong ad lang na yun, kasi I think hindi naman lahat ng mga proyektong yun, siya talaga yung nag-isip, siya lang miss, siguro yung mga iba nagpatupad ganyan, pero parang inaako niya, medyo misleading eh, parang inaako niya yung glory for all those. Project. Alam nyo, yung kagaya ng mga kalsada, yung nautical highway na yun, alam mo ba? Ang nakapag-isip niyan. Marcos. Si Marcos ang nakapag-isip niyan. Lalagyan ng highway hanggang Mindanao. Yeah. Yung mga SCTECs na yan, yung mga kung anong highway yan. Panahon pa po ni Marcos. At saka, alam mo ba, pati yung mga skyway na yan, pati yung mga flyover na yan. Panahon pa po ng Marcelo, dinisenyo po yan nung yumaong Marcos. Ngayon lang ho na-implement. Kumbaga may master plan. Meron na master plan. Ang na-implement lang nila yung Curacot Vega.